Kakapasok lang na balita, kinarma ang China sa kakahabol at kakadikit sa BRP Sierra Madre kung kaya't natuluyang sumabit sa tali sa iyong insyol. Dagdag pa natin dito ang mga balita na ating natipod. Hindi lamang pambubonggo ang nakuhanan sa video, kundi maging ang karma ng pagkasabit ng China sa lubid ng Pilipinas. Batay sa ulat ng PCG, sinubukan pa nila mag-alok ng tulong sa barkong sumabit sa lubid ng Chinese Navy. Ngunit kanilang itinuloy ang pagmamatigas at humarurot papatakas upang mahatak ang tali ng PCG. May isa pa palang insidente sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Chino. Dahil sa pangaharang ng China, sumabit ang bangka nila sa kable ng isang Filipino fishing boat. The karma that they experience when they try to shadow our resupply vessel. Our troops stationed at BRP Sierra Madre offered their assistance. Of course, China refused because they don't want the Filipinos to be helping them. What is quite amusing is that they still have the guts to challenge our radio message. China Coast Guard is a misplaced bully in the West Philippine Sea, in our maritime zone. Framing China is that nagpapagamit daw tayo sa Estados Unidos. May away ang dalawang malaking bansa at tayo ay nakikialam at dahil dito, pwedeng paggera at masasama tayo sa gera, no? That is the position of China which the president clearly denounced. So ilang minuto na rin tayong sinusundan itong isa sa mga barko ng Chinese Coast Guard. Makita naman natin kung gaano ito kadikit dito sa ating sinasakyan ang BRP Sindangan. So sa ngayon ay tila haharangan ito yung isa sa mga supply boats ng Philippine Navy. Meron pa dito sa akin bandang kanan yung isa pang CCG vessel na tila sinusubukang harangan naman yung BRP Capra at yung isa pang supply boat ng Philippine Navy. So maliban dyan sa mga barko ng Chinese Coast Guard, makikita rin natin itong mga Chinese militia vessels, yung kulay asul na yan, mga Chinese militia vessels yan na tila katuwang nag-CCG sa tangkang pagharang sa ating sinasakyang barko. Tuluyang nag-cut ang barko ng China sa BRP Sindangan at nag-dangerous maneuver. Mabuti na lamang at bumagal ang barko ng PCG dahil posibleng magkaroon ng pagbangga. May isa pang sumunod na barko ng CCG na mas malaki. Kanina, hinahabol lang tayo ng isa sa mga barko ng Chinese Coast Guard. Pero ngayon ay hinarangan na tayo ng CCG vessel. Pero dito sa aking kanan, may isang mas malaking humarang. Ito yung Chinese Coast Guard vessel. Ang kanyang bow number ay 5305. Ang nasabing barko ang pinakamalaki sa mga CCG vessel na humabol at humarang sa mga barko ng Pilipinas. Nanatiling bantay sarado ng mga CCG vessel ang mga barko ng PCG. Sa kabila nito ay nakalusot ang dalawang resupply boats hanggang Ayungin Shoal bago mag-alas 11 ng umaga matapos ang ilang oras na habulan at harangan. Magka-alas 4 ng hapon nakabalik ang mga ito. Tanda ng matagumpay na RORE mission at walang nasaktan sa ating tropa. Sa kabuuan, 4 na CCG vessel at 4 ding Chinese militia vessels ang nakipaggirian sa ating panig. 3 hanggang 6 na metro naman ang pinakamalapit na distansya sa ginawang dangerous maneuver ng mga barko ng China laban sa mga barko ng PCG. Ang iba't ibang harassment na ginawa ng mga barko ng China hindi na bago sa mga tauhan ng PCG na lumalahok sa resupply mission. We always encounter dangerous maneuvers, shadowing activities, blocking not only from China Coast Guard vessel but also from China militia vessels. During this kind of mission, it ignites our patriotism and our dedication to serving the government. Sabi ng PCG, mas agresibo ngayon ang China na harangin ang ating mga barko papasok ng Ayungin Shoal. Kaya't nag-iba rin sila ng estratehiya. Every time we supply tayo, talagang pinaplano nila. I think the main reason why they were more successful now
in preventing our Philippine Coast Guard vessels to advance, it's because of the changes of the vessels that they're using. Right now, they are deploying a much more smaller China Coast Guard vessels with more capability to maneuver. And also, we can see from the videos that we released, the Chinese maritime militia vessels are now no longer hesitate, no, to participate in the blocking operation of the China Coast Guard vessels. Mapapansin naman ang paglipad ng Poseidon plane ng US Navy na tila nagmamasid sa sitwasyon. Maya't maya rin ang natatanggap na radio challenge mula sa China Coast Guard na kaagad namang sinasagot ng PCG. 201, miscalculations. Please over your course. Leave and keep far off. Over. To China Coast Guard 21616. This is Philippine Coast Guard vessel. BRP Sindangan. MRRB 4407. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national law, we are proceeding according to our planned route. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulation. Over. Mas naging agresibo pa rin ang China. Ang isa pang CCG vessel na may bow number 21556 nagsimulang habulin ng BRP Cabra na sinasamahan ng UM Turi supply boat habang patungo sa Ayungin Shoal. Lumapit ang isa pang CCG vessel na may bow number 21551 at ikinahon ang barko ng PCG at naturang resupply boat. Kita kung gaano sinubukang lumapit ng barko ng China at malapit nang mabangga ang BRP Cabra. Ang sinasakyan naman naming barko na BRP Sindangan ang sunod na hinabol at dinikitan ng barko ng CCG. Itong barkong sinasakyan natin ay ang BRP Sindangan. Nasa likod natin ang BRP Cabra. Ang dalawang barkong ito ng Philippine Coast Guard ang sasama sa indigenous boats na nirentahan ng Philippine Navy para magatid ng supply sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. So ngayon ay pasado alas 9 ng umaga ng Huwebes at kakaalis lang mula sa Buliluyan Port sa bayan ng Batarasa, Palawan. Medyo maulan at maalon ang panahon pero tuloy ang paglalayag. Sasalubungin ng Sindangan at Cabra ang dalawang bangkang sibilyan ng Armed Forces of the Philippines sa bahagi ng Sabina Shoal. Naging maganda ang panahon habang tumagal ang paglalayag hanggang sa nagtakip silim. Malalim na ang gabi nang makatagpo ang resupply boats sa rendezvous point sa bisinidad ng Sabina Shoal. Pagbukang liwayway ng Biyernes, mas tanaw na ang dalawang resupply boats, ang Unaiza May 1 at Unaiza May 2, patuloy na sinasamahan ng mga barko ng PCG. At dito, makikita na ang isang barko ng China Coast Guard na may bow number 21616 mag-alas 6 pa lamang ng umaga na umaadigit sa ating resupply boats at mga barko. Habang mas lumiliwanag, mas nakikita ang presensya ng China. Mayroong kumpulan ng Chinese militia vessels. May namataan pa na presensya ng isa sa mga gray ship ng People's Liberation Army Navy. Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, ano ang iyong opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka ng iyong komento at atin itong babasahin isa-isa.